Okay, meron po tayong isang repair ngayon. Ito ay Acer Asus na FX505. So, no power. Nung chinek natin, ay meron siyang shorting sa 9 volts power rail. Ginawa natin ay before tayo mag-inject, check muna natin using digital multimeter. Check muna natin kung may mga shorting doon sa coil. So, ibig sabihin, ang chine-check natin yung mga secondary. Check muna natin yung secondary or yung, let's say, primary muna, which comes first. Check natin yung primary. Sa current sensing resistor, meron siyang full shorting. Kaya siya no power. Pero bago tayo mag-inject, gusto ko munang i-check kung meron ba rin siyang shorting sa na tumatago sa processor. Check natin. So, wala siyang shorting. Lumalabas sa kanya is 1.8. So, ibig sabihin, hindi siya shorting na kagaya nung nasa 19 volts rail natin na 0 ohms. Ayan, 0.6 ohms. Yung sa V-core natin, yung sa V-core natin ay 1.8 ohms. 2.1 ohms. 1.8 ohms. 2.4 ohms. Tapos yung ibang mga coil or power rail ay wala siyang shorting. 1.6 sa V-core. 1.6. 1.6. 5. Walang shorting sa 3 volts and 5 volts. Wala tayong shorting. So, lumalabas nito na ang shorting niya nasa 19 volts rail lang. So, bago tayo mag-inject, make sure muna natin na wala tayong shorting dito sa B-core, sa GFX, at sa ibang mga cores nito. So, yung 19 volts rail natin ay mayroon lang siyang shorting doon sa capacitor. Sa capacitor lang. Bakit? Kasi walang shorting doon na makikita tayo sa coil. Ibig sabihin, wala sa MOSFET yung problem. Nasa capacitor. So, yun po yung pagkakaiba ng shorting ng MOSFET at ng shorting ng capacitor. Kasi, hindi kasama sa shorting. Pag shorted ang MOSFET, therefore, makikita natin yan sa coil. Ibig sabihin, shorted din yung coil. So, ang gagawin natin ngayon ay meron na tayo naka-ready na pang-inject. Okay? So, itong aking pang-inject ay medyo makapal yung wire nito para kaya niya mag-withstand ng mataas na current. Hindi siya iinit or hindi siya lalambot. Pero minimal lang po ang ating ilalagay kasi ang 5 volts, 9 ampere, mataas na po masyado yan. Then, pa nag-i-inject tayo, dito tayo mag-i-inject sa ito sa ground terminal, tapos yung isa doon sa current sensing resistor natin. So make sure lang natin na wala tayong tatama ang ibang component. Okay. So sure ko muna na wala akong tinama ang ibang mga component. Okay, so wala akong tinamaan ibang mga component. Okay, next, ready tayo para sa ito po ang isa sa mga pinakamahalagang kagamitan na gagamitin natin, yung thermal scanner. So, yung thermal scanner, ayan po ang magpapadali sa ating diagnostic. Okay, ganito kasi ang gagawin natin. Pag nag-voltage inject tayo, hindi natin siya ibababad. Hindi natin siya ibababad ng mahaba. So, gagawin lang natin, parang ano lang, lagay lang tayo ng power. Okay. Patay na kaagad. May nakita tayong thermal dun sa part dito, pero walang component dito.
So yung component niya nasa kabilang side. Okay, so try natin ulit. One seconds lang. Okay, pindot. One, patay. So nakita natin na nandito yung kanyang problem. Ayan. So isang capacitor po yan. Ang gagawin natin, maglalagay lang ako ng liquid. Tutukan mo nga ano. Tutukan mo nga to. Ito. So nandito yung shorting sa side na to. Tutukan mo. Okay, nanonotice nyo po mga kasama. Okay. I-on ko yung power. Kita nyo po? Kita? Kita sa video? Apo. Okay. Ayan, kumukulo siya. Okay. So, nakita na natin yung sira. Okay, yung sira niya ay... So, ganyan po. Maganda yung pag may katulong tayong thermal scanner. So, ulitin ko lang. Ayun, kita po ng thermal scanner natin. Okay, so ano na natin, i-move na natin yan. Okay, so tanggalin natin yung ating capacitor na shorted. Tanggal na natin. So, itetest na natin ngayon kung may shorting pa rin based tayo dito sa ating ano, sa ating power supply. On. So, lumalabas, wala na siyang voltage drop. Normal na po yung kanyang 19 volts power rail. So, babalik natin sa 19 volt supply. Check natin. Ito po ay, ang current po nito na pumapasok, yung supply po nito, atin pong motherboard na to, ay sagad po tayo, magsiset po tayo ng sagad, na 10 ampere. Bakit 10 ampere? Kasi yung kanya pong charger ay yung kanya pong charger ay 9.23 ampere. So, ganun po ito kataas ang kanyang supply. So, yung bench type power supply natin dito dapat naka mas higher pag nagsusupply tayo. Okay, so set natin yung voltage. Okay. So next, susupply natin siya. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng shorting. Okay, wala siyang shorting. So, stable na yung 19 volts rail natin. Okay, so tapos na tayo sa ating voltage injection at saka sa troubleshooting. Tatanggalin na po natin itong ating voltage injection. Okay. So, sa mga ganitong problem na na-check natin na may shorted at saka yung guide natin, first, alam natin kagad na yung shorting niya ay nasa capacitor. Kasi walang shorting sa mga coil. Okay, so, ang gagawin natin ngayon ay babalik na natin yung kanyang mga component. Maglagay tayo ng thermal paste.
Nasa mag-fix dito. Maglalagay na lang tayo ng thermal paste dito kasi dry na yung thermal paste niya. Para ma-compensate yung okay. So balik natin yung kanyang okay na, okay na. Okay, so yung natanggal nating capacitor ay papalitan natin. So kuha tayo ng kapalit. Yung mga naman yung sa akin, Doren. Ha? Wala pa. Bakit kailangan natin siya palitan po mga kasama at hindi natin siya tatanggalin? For the reason na yung capacitor dito is iisang peraso. So, baka magkulang siya ng filter. So, pag yan ay naka-array, pwede po. Pero kapag mag-isa lang siya, talagang kailangan natin siyang palitan. So, bilis lang natin siyang papalitan. So, napalitan na natin siya. Make sure lang natin na okay yung hinang niya. So, that's it. 6,500. 6,500 para sa isang gaming laptop. Okay, so try natin siyang i-power up. Balik na natin yung kanyang mga yung dumi ng kanyang RAM. So, kailangan ito na. Kasi okay na. Okay, so testing na natin siya ngayon, i-power up. Okay, kahuli-hulihan natin ikakabit yung battery power.
Then, try natin. Nakukulang ka rin. Okay, power up natin. Plug natin yung ating charger. Okay, meron siyang battery lead indicator. Battery lead indicator. Try natin siyang i-power on. Okay, nag-power on na siya. Yun, meron siyang display. So, success na yung repair natin. Okay, so yung repair natin ay inabot lang siya ng mga 15 to 20 minutes. So, ito yung mga sira ng laptop. Nakakabisado mo na siyang gawin ay madali na lang. Alam mo yung tamang paraan ng pag-troubleshoot, pag-diagnose, the same time yung pag-repair. Kung lahat ng yan, skills na na-acquired mo na, therefore, mas mabilis mo siyang mag-diagnose and mag-troubleshoot at mare-repair without hurting other circuits. Kasi minsan, kapag yung diagnostic natin ay hindi natin na-establish yun sa atin. So, ang ginagawa natin, remove tayo ng remove, ng remove, ng remove, ng remove. Kung anong pinag-remove natin, hindi natin na exactly na pinpoint yung sira talaga ng laptop. So, ang ginawa nating method kanina, na-check natin kanina na meron siyang shorting. And then, after nun, wala tayong tinanggal na or ginagalaw na mga components. Gumamit tayo ng isang method para ma-pinpoint natin kung alin dun sa components sa within sa 19 volts rail ang may problem. So, yun yung skills na yon, yun yung techniques na yon ang kinakailangan natin para mas mapabilis natin yung pagda-diagnose at pagre-repair ng laptop. Okay? So, again, hintayin na lang natin siya. May display na siya. Hintayin natin siya mag-display sa screen. Pupos din ba yan? Okay po. Okay, so meron na tayong display at okay na po yung ating unit. It's working na. So, i-burn and test na lang po natin kung yung performance niya at saka yung kanyang stability ay okay. So, may mamonitor na lang natin. Okay, so salamat sa Diyos. Okay.